guys! Welcome back sa aking channel. At ako na naman po pala si May, muling nagbabalik para sa isa na namang information kung paano tayo mag-convert from physical eSIM into eSIM. Ang pag-uusapan natin ngayon ay para lang sa mga phone na capable for eSIM kasi may mga ibang phone na dual physical SIM talaga. And then, may mga phone naman na isang physical SIM and pwedeng maglagay ng eSIM. So, kung hindi nyo pa alam yung eSIM, guys, is, syempre, electronic nga. Yan, ganito yon. So, mai-scan lang to and malilipat na dito yung number sa ating phone without the physical SIM. Mga may capable na phone na, ito kasing Android ko is 16,000 to and wala pa siyang eSIM. Dalawang physical SIM ang meron dito. So, 16K to and wala pa siya. So, hindi ko alam sa mga naka-Android ng higher model, baka meron na sila. So, ang may share ko lang sa inyo ngayon ay mga naka-iPhone na parang ganito. Ay, salamat Shopee. So, ito ay katas pala ng Shopee, guys. Maisingit ko lang. So, this is iPhone 14 Pro Max. And isang physical SIM at saka isang, not just one, kasi parang pwedeng maglagay dito ng up to 5 eSIM. So, one physical SIM and eSIM siya. And hindi ko alam kung anong model nag-start yung eSIM. Parang I heard it's iPhone 11. Correct me if I'm wrong. So, ano bang requirement para makapag-convert tayo from physical SIM into eSIM? Kailangan yung SIM card natin ay naka-postpaid plan siya. Parang I heard din na si Smart is kailangan naka-postpaid din. Hindi pa talaga available ang prepaid na SIM card na ipapa-convert natin siya into eSIM. Okay, so kailangan naka-postpaid plan siya. So since I have my postpaid plan na from Globe, eh gusto ko siyang ilagay dito kasi ang hirap naman dala-dalawa yung phone ko na nakasalpak dito yung plan. Pag kailangan kong tumawag, gagamit pa ako ng isa. So, gusto ko, nandito na lahat. May primary number, tsaka yung pantawag na Globe postpaid. So, kailangan naka-postpaid plan tayo. And anyway, guys, may tutorial din ako or informative video, kung paano kayo makapag-apply ng plan kay Globe. So, ilalagay ko na lang dito sa baba ng aking video yung tutorial ko na yon. First step, pupunta po kayo syempre sa Globe Store. Sa akin kasi sa Globe Store sa SM Downtown sa Tuguegarao. Wala pa sila sa SM City, Tuguegarao, kasi bago yun. So sa SM Downtown pa lang available dito sa Cagayan Valley. And ang dala ko is syempre my ID. And nag-fill out ako ng form doon sa Globe Store. And dapat yung fill out mo na form doon ay tally doon sa information mo na naka-plan. Yung sa postpaid plan account mo. Ganon. Kasi sa akin, yung information ko na nandoon is yung pangalan ko pa nung dalaga pa ako. And ngayon kasi married na and I'm using my married name. And okay lang naman daw yon as long na may ID ka pa na nagsusupport doon sa information mo nung dalaga ka pa. So, I have my one ID, yung teen ID ko na maiden name ko pa. So, pwede po yon para sa mga kagaya ko na hindi pa nakakapag-update ng information. But, if you wish to update your information to Globe, kailangan magdala kayo ng marriage certificate. So, wala pa naman ako. And I have my ID naman. So, pwede pa naman daw yon. Inabot ako ng 40 minutes. Ganon siya katagal, guys. Pero depende rin yan sa branch kung may mas mabilis mag-process. Pero dun kasi mabagal. So, 30 minutes to 1 hour yung waiting time. So, sila na rin ang nag-set up. Binigay ko lang yung phone ko. Sila na rin naglagay. And binigay sa akin, okay na. Nandito na sa cellphone ko yung eSIM. Sinurrender ko rin sa kanila yung physical SIM card ko kasi syempre wala na rin signal yun. Wala na rin kwenta yun. So, kinuha na nila. And ganito ang magiging itsura kapag na-convert na into eSIM. I-screenshot ko na lang tapos papakita ko na lang dito sa screen yung itsura ng SIM. Ilang SIM ba to? Ala, bansagang kansa. Apple ito eh. Kaasar. Akala ko eh kay Laken.
Bagka-bagka lang kalagay. Ang ako sa aking panigin! Ngunit na ikayang kape naglalaw sa dilim.